Samantala, eto na at ready ng sagutin ni Dr. Kyung inyong mga FB questions sa kanya. Ang tanong, ang pakikipagtalik kapag kabuntis, safe ba? Yan ang tanong ni Mary Ruth Edaga Belarmino. Dr. Q, ano nga ba? Ang sagot natin dyan ay pwede naman. Pero may kondisyon. Kung isang babae na buntis, ay regardless of whatever month she is pregnant, kung meron siyang complaint na nag-spotting siya, o may abnormal discharge, o di kaya ay sumasakit yung puso niya ng madalas, baka pwede namang wag na munang makipagtalik sa mga araw na naramdaman niya yung ganon. Or, during her previous pregnancy, meron siyang history ng mga preterm labor, o meron siyang history din ng mga threatened miscarriage, then ay mas maganda na wag munang makipagtalik. Eh kung nagka-ectopic pregnancy, pwede pa bang mabuntis? Yan naman ang tanong ni Jessa Pagapulan. Pwede pa naman kung ang ectopic pregnancy niya ay nangyari ng first time pa lang. Pero kung may previous history na siya ng ectopic pregnancy sa kabilang side naman ng tubo niya, kasi dalawang tubo yan, kaliwat kanan, kung dalawang tubo nang naapektuhan ay medyo mahirapan na siyang mabuntis unless na magkakaroon siya ng in vitro fertilization or other assisted reproductive technology. Pero kung isang tubo pa lang naman naapektuhan, pwede pa naman kasi may kabilang side pa na pwedeng magamit during pregnancy. O usaping UTI naman, sino ang mas nagkakaroon nito? Mga babae ba o lalaki? Dr. Q, yan ang tanong ni Marisa Cruz Alcanar. Hindi totoo yan kasi pareho lang naman ang risk ng babae at saka lalaki sa pagdevelop ng urinary tract infection. Sa usapin naman ng cervical cancer, mataas ba ang rate na makasurvive ang mga meron yan? Dr. Q, yan ang tanong ni Violi. Ang sintomas ng cervical cancer ay depende yan sa stage ng cervical cancer. Kung maaga pa, siligyan natin ng mga stage 1 pa lang, usually ang common manifestation yan ay nagkakaroon sila ng bleeding every time na mag-contact sila ng partner o di kaya ay merong brownish discharge na medyo may amoy na. No? Pero kung nasa later stage na, mas lalong nangangamoy yung vaginal discharge ng isang babae. At syempre kung pag-usapan natin yung prognosis o yung chances ng isang babae na may cervical cancer na mabuhay ay depende rin yan sa stage. Pag mga stage 1 lang or stage 2, maganda ang prognosis ng cervical cancer. Pero pag mga later stage na, stage 3, stage 4, lalo na pag hindi sila nag-undergo ng either chemotherapy or radiation, ay syempre hindi maganda ang prognosis. No? At tinitingnan natin yan sa kanilang 5-year survival. Salamat sa napakarami naming natutunan mula kay Dr. Hugh.